Former U.S. President Donald Trump is currently leading in the U.S. elections against Vice President Kamala Harris. Ano kaya ang mood sa Amerika ngayon? Tanungin natin ang wala pang tulog na senior editor natin na si Jovi Francisco. Reporting live from Washington, D.C. Tito Jovi. Okay, kamusta ang mood dyan? Namumula-mula ang mga mapa. Okay, teka lang, tinignan ko kasi sinirot ko yung oras. Good morning na from Washington, D.C., Lord and Denise. So I was supposed to leave itong sa center ng D.C. na papunta dun sa Howard University, which is like 3 to 4 stops away mula nga dito sa city, yung university na yon. Kasi nandoon nga yung tinatawag na headquarters for Vice President Kamala Harris. At ina-expect after nung dinner niya kanina ay magkakaroon siya ng appearance doon o kaya ay magsasalita. Pero nag-anunsyo na kanina lang na hindi na magsasalita ngayong gabi si Vice President Kamala Harris, and will just told the crowd, sinabihan yung crowd na malamang ay bukas na magpakita at magsabi o magkaroon ng speech ang vice presidente. Hindi na kami tumuloy doon, so nandito na kami at hinihintay natin ngayon dahil anytime daw, pero hindi mag-monitor, malayo ang Florida from here pupunta, mahirap naman puntahan pa natin yung Lord. So hintayin na natin kung ano yung magiging laman ng magiging pahayag ni former US President Donald Trump. Sir Jovi, what can we expect today and in the coming days, I guess? Because we've been talking about this in the past few weeks na dikit yung laban. But as we look at the map right now, as we see the electoral votes coming in, nasa in favor talaga of Donald Trump. Can we see this, the elections being proclaimed or him being proclaimed as a winner anytime soon? Anytime soon, naniniwala yung nakita ko may mga nagbalikan ng mga members ng international media dito sa likod ko, dito sa hotel dito sa DC, at sila ay nagbalikan na to monitor kasi mukhang panatapos ang boxing parang ilang oras from now Kumbaga, Lord and Denise, hindi na to aabot ang weekend katulad doon nangyari nung last elections between Biden and Trump. Oo, alam mo nung 2020 naman, Gore versus Bush, dito Jovi, mga ganyang oras, yeah. Ang dami pang nangyayari. Nag-concede, binawi yung concession, ang dami mga tawagan, mga abogado, etc., etc. Umabot ng 36 days. Pero Tito Jovi, yes. Totoo ba na marami raw mga establishments dyan sa DC na nagre-ready na at may mga takip na raw yung mga bintana sakaling maulit yung January 6? Well, paano ba explain? Pero hindi na mangyayari yun dahil yung merong ganong scenario na binibuild ang kampo ni former president and possible president ulit na si Donald Trump, yung scenario na kapag natalo ko, nadaya ko, kaya makagulo tayo. Hindi na yun parang mangyayari. Pero yung mga tungkol sa establishments, hindi ko alam kung nasa ibang lugar lang ako, baka mali ako ng nilibutan, pero wala akong masyado nakitang ganun. Maski yung mga voting centers kahapon, transparent yung mga exhibition bintana siya o kaya ay glass at hindi naman yung pinagtatakpan. Pero ito ang akin napansin. Kasi kanina, dalawang beses ako nag-live from doon mismo sa vicinity o sa compound ng US Capitol. Tinignan nga natin di ba? Para magandang yun yung background mo kasi baka kung magkagulo, kamusta na ba yung lugar na yun? Napansin lang natin na yung nakabarikada na siya. Sabihin, hindi na, katulad dati, pwede ka pumunta doon. Alam mo, Lord, din sinasabi ko yung steps doon, di ba? Yeah. Kung saan kapag may ina-inaugurate, pwede, lalalapitan yun naakit yun, napupuntahan yun. Hindi mo na pwedeng gawin yun ngayon. Hindi ako masagot ng mga gwardiya doon kung ito lang bang week na ito ginawa or kagabi lang, pero sealed off na siya. Pero pwede ka pa rin pumunta sa park, sa merong body of water. You can still go there, natatakbuhan pa rin ng mga tao doon.
Pero yung para makalakpit doon sa stairs going to the yung main building, sarado na siya at gwardyado. Oh, anong oras dyan ngayon, Tito Jovi? May mga bars pa bang bukas dyan? Meron pa. Dito sa hotel ko meron. May bukas pa. Lumabas nga ako kasi maingay. Kaya dito lang ako sa labas. Ah, sigurado ako punong-puno yan ang mga Democrats na naglalasing ngayon. Nako. Sir Jovi, it's 1:13 a.m. 1:13 a.m. Aga pa. Sir Jovi, I just wanted to know, no? Kasi earlier, naglabas itong si Donald Trump. He went on his social media saying, I believe he said, talk about massive cheating in Philadelphia, which we know is part of Pennsylvania, yung isang talagang inaabangan nilang lahat. Are there any more claims by the Republican Party that would be comparable to that? May mga ganun silang, from the Democrat side ba? Hindi ko na yes, nag-get yung huling part. May pa po bang similar claims? Yung sa side nila, sa side ng yung Trump headquarters, suddenly, wala silang mga claims. Masado ngayong gabi tayo narinig tungkol dyan. At kung doon naman sa Democrats naman, doon sa kampo ng Harris headquarters, ang description ng local media na minomonitor natin kanina pa ay may silence, pero may hope. Pero parang noong mga bandang alas 12, silence. Hanggang sa mag-anunso na tomorrow na lang magsasalita. Mm. Oo. Anong oras nagsarado yung polls dyan, Tito Jovi? Dito ay 9 o'clock, Lord, nagsara. At mga kwento ko lang, before nagsara dito sa yung binabantayan kong, yung binigyan ako ng permit na i-observe at pasukin na polling precinct, yung Martin Luther King Public Library near Chinatown dito sa Washington, D.C. Napa-evacuate pa kami. Sabi, pinalabas pa kami lahat dahil nagkaroon ng bomb scare or the threat na meron daw bomba. Oh. So, labasan. Siguro mga 15 minutes na antala yung pagboto ng mga Amerikano. Pero bumalik din naman agad after nung scare na yun. Pero yun nga lang, kasama pa, maraming ganyan na hindi credible yung threat. Pero sineryoso, kaya yun yung SOP daw. So yung ibang state, naranasan din yun. Yung ibang state naman, mas matagal yung pagkaantala. At dito sa DC, parang mga 15 minutes lang yung naranasan na pagkaantala. Mm-hmm. At alam natin, pagdating sa mga balota, iba-ibang states, iba-ibang itsura ng mga balota din. Pero, Joby, going back to... Iba-iba, at saka yung dami ng pages. Alam ko na sa Los Angeles, up to 6 pages. Kasi nga may mga proposition pa na kailangan nila. Yes, oo. Okay. At least wala yung mga I Abante, two rider bisikleta, mga ganyan. Mm. Anyway, itanong mo. Denise, alam ko may point ka, pero sabihin ko lang din. Tinatanong ako ng ibang anchors dati kanina, para ano yung kaibahan. Almost the same pagboto, kasi yung mga machinery natin halos pareho naman. Ang kaibahan lang, siyempre wala yung indelible, walang magiging aksul yung daliri mo or yung kuko mo. No? Sila sticker yung nilalagay na you're done voting. Yeah. Oh, may mga advanced votings kasi sila. Mm-hmm. At yun nga. Yes, yes. Si Trump pa yung unang kumakontra noon na yung early voting, feeling niya magkakaroon ng dayaan. Pero siya yung nakikinabang ngayon. That's sa early right. voting. Siya nakikinabang ngayon. That's true. Correct. That's true. That's true. Sorry, Denise. Go ahead. Magtanong ka na. Ah, hindi, sir. Nakwento ko lang ito ko sa speaker at wala kang maduming kamay. Yeah. No, sir, kanina yung nabanggit niya lang about the bombing scare. No? I believe that was being linked to Russia. To Russia and the emails being made, though. Yeah. Nakakatakot na prank call, Lord and Denise. Pero parang ganun nga, parang yun yung sinasabi ng mga ilang, komelik ako ng komelik, pero parang basta yung election officers nila sa sariling mga iba-ibang state, yan din ang mga deklarasyon na parang nanggagaling daw or linked sa parang Russian movement yung mga pangtatako o pananakot na yan. Hindi na kailangan mag-bump scare ng Russia. Mananalo na si Trump, Hmm.
Diba? Kaya nga. Mm-hmm. Nako, yeah. Abangan natin. So tomorrow, at sa tomorrow, Lourdes and Denise, may mga hindi pa verified pero I think magaganap yun kasi nakita ko yung ibang mga kabataan na pumunta doon sa Howard University. Naglalakad na sila papunta sa mga kung saan sila nakatira dito sa area. No? Grupo-grupo sila. Pero may mga pasabi na tomorrow ay parang siguro para kalamayan ng mga sarili ay magkakaroon din ng mga activities. And we'll give you updates on that kung ano yung pagpatuloy ng reaction dito. Lalo na pag talagang i-call na ng local and international media yung resulta ng halalan dito sa Amerika. Nako, talagang unexpected dito, Jovi. Masaya sila sa likod ko, ha? Masaya sila sa likod ko. O, mga Russians yun, sumasat ng vodka yung mga yan. Tovarish! Anyway, marami pa sana akong tanong, Tito Jovi, pero alam ko kailangan po ang bumalik. Bukas ba yung Green Lantern? Anyway. Saan yan? Okay. Oo. Okay. Anyway, maraming salamat sa iyo, Tito Jovi Francisco. Nagulat live mula sa Washington, D.C.